ako si David. Sa buong buhay ko, maraming mga bagay ang hindi ko inaasahang nangyari sa akin. Una, to discover that I am an adopted son of a loving couple. Pero walang regret dahil ibinigay nila sa akin ang pagmamahal na dapat kong maramdaman sa isang pamilya. I love them so much. I am dreaming na isang araw makita ko ang tunay kong pamilya. Pangalawa, sa maniwala kayo sa hindi, I was 14 years old na makilala ko ang girlfriend ko, si Monique. We are in a relationship for almost 7 years. We love each other. Pero habang tumatagal, tila may hinahanap siyang hindi ko pa kayang ibigay. But admittedly, hindi ko pa kaya. I am not ready for any commitment. Pangatlo, hindi ko inaasahan na ang isa sa pinaka-ayokong kurso ang siya pang matatapos ko sa kolehiyo. I am a psychologist graduating student. Maraming nagsasabi sa akin na bagay sa akin ang kursong ito. But somehow, may isang bahagi sa utak ko na nagsasabi na hindi ito bagay sa akin. Kundi, kailangan ko ang kursong ito para sa sarili ko. Isa lang ang nagsang-ayon sa akin dun, si Vince. Ang childhood friend ko. Bata pa lang kami ni Vince, magkasama na kami. Magkasabay kami nagtapos sa preschool. Sabay din kaming tinuli. Sabay kami nagtapos ng elementary, sa high school, at magkasama din kami sa isang college. Everyone think my life is perfect. Masaya. Walang problema. But now, hindi ko alam kung saan ako dinadala ng aking nararamdaman. Ngayon, kung saan man ako mapadpad, bahala na. I just want to be alone this time. I am trying to forget and trying to make myself believe na hindi ito nangyayari. And I hope na sana kung saan man ang dulo nito, mahanap ko ang kasiyahang hinahanap ko. Good afternoon, sir. Welcome to Camp Rofelios. Sir. Sir. Sir! Mag-check-in po ba? Oo. For how many days? One day. Oo. Mag-isa lang po kayo? Bali, sir, ang regular rate namin dito is 1,500. At kasama pa yung breakfast doon. Bali, ang check-out mo is 12 noon. Tapos, hatin na lang ba sa room niyo yung breakfast niyo? Sige. Okay, sir. Tsaka, sir, naku, maganda dito. Matutuwa kayo sa ano namin. Sa ambience namin. Ito po yung susi niyo. Tsaka, kung may mga kailangan kayo, wag na wag kayong mahihiyang magsabi or magtanong. Genesis! Yes, ma'am. Pakihatid si sir sa kanyang room. Okay. Let's go, sir. Manyaman kayo, sir. Hoy, bakla! Panako yan niya. Para.
Hello, babe? Babe, I am sorry. Please. Bumalik ka na. Nag-aalala kami lahat dito sa'yo. Please, I can explain. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon. Nasaan ka? Hello? Hello? Hello, David? Ituloy mo yung ginagawa niyo. Mga puso, matapos na akong mag-landfall ng 3 beses dyan sa may Quezon Province at sa may West Philippine Sea, yung Typhoon Ulysses. Unang kumama ang matalang na bagyong Ulysses dyan sa may Panlanungan, Quezon, bandang alas 10:30 po yung kagabi. Sunod dito sa may Burdeos, Quezon. At yung huli o pangatlo, dyan sa may General Nakar, kaninang alauna 40 ng madaling araw. Nakataas pa rin ang signal number 3, mga kapuso, dito sa may western portion ng Pangasinan, sa buong probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Patuloy na makakaranasan ng masungit talaga ng panahon yung mga binanggit nating lugar. Signal number 2 naman, dito sa Metro Manila, central and southern portions of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Benguet, dyan sa may southern portion ng Ilocos Sur, buong La Union, rest of Pangasinan, dyan sa may Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, northern and western portions of Quezon, including Polillo Island,
northwestern portion ng Oriental Mindoro, northwestern portion ng Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Islands. Masuki talaga ng panahon pa rin po inaasahan, mga kapuso. Dito sa mga lugar na yan, signal number one naman sa nalalaming bahagi ng Isabela sa Bangkero ba kayo? Oo, sir. Dali mo ako sa malayo. Kailangan po namin iligas yung mga bangka sa loob ng 3 oras. Kaya pati po kasing bagyo, lakas na alon, no? Bumalik kayo! Tulog! Putang ina!